So kailan po itinayo itong bahay na ito, madam? 19, and then ito lang yung museum na may nakatira. So yung isang apo, dito nakatira. Yung kay Darna, puti yung bato sa amin, iti. Kay ito Darna? Ito yung tawag natin, tektite or meteorite. Ito yung pera nung World War II. And then i-press. So pag-press, ito na yung finished product. Ah! Okay mga Chibero, so maganda ang umaga sa inyo. Hello boss, tayin ko lang yung taxi. Salamat. Ayan, so papunta tayo ng Silay mga kay Chibero. So kahapon galing na tayo ng The Ruins, The Lacson Ruin. And I hope na napanood ninyo yun ano. Ayan, so nandito na yung taxi natin. Hi boss! Mula dito no yung mga dinaanan natin, marami ng mga lumang bahay ano. Pero dito yung daan sir. Ay matanda na tayo sir eh. Oo nga eh no. Ah ito anong tawag to? Ha? Anong tawag diyan? 5 de Nobyembre. Ayun, 5 de Nobyembre. Lapit na tayo. Ito palang marami no. Marami. Kaliwat kanan. So yan na yung Manuel Severino Copilena House. Pero eto, na-curious ako dito. Eto, abandoned na siya. And talagang nasisira na siya mga kaytubero. Kalapitan natin. Pero hindi tayo papasok sa loob ha. Kasi nakaano siya. Nakakatakot. Ayan. So abandoned na siya. Itong bahay na ito. Tinilip ko lang. Ano? Ayan siya, tingnan nyo. Ayan o. Diba? Natatabunan na siya ng mga dahon. Asa? Ah, merong tumatanaw dyan? Paggabi? Pagdaraan ka rito, may tumatanaw. Sino yun? Hindi mo alam. So, kausap ako ni ano? May kausap akong Ilonggo. Ano pangalan mo? Marco. O, diba? So, medyo nakakaintindi naman ako ng Ilonggo. Pero, pag masyado ng malalim, hindi ko na maintindihan. So, ulitin ko lang ano? Copilena Museum. Ani ka na, mukhang bukas na sila. Pasok na tayo sa loob. Okay, Manuel Severino Copilena Ancestral House. Hello, open? Ah yes eh. O open siya mga kay Jobero. Hello.
Hello po. Magkano po ang entrance? 70. Okay. Okay, so nag-register lang tayo. Tapos, meron siyang bayad na 70 pesos. Which is okay lang naman. 70 pesos is okay. Actually, mura pa nga yun. Ayan. Okay. So, yung taas, mga kaitsubero, bawal kasi painting area yon. So, hindi nila yung pinapakuhanan ng video at saka picture. So, dito lang tayo sa baba. Ayan. Hello po. So, kailan po itinayo itong bahay na ito, madam? 1934. Yes. So, welcome sa Manuel Hafulanya, Assistant Hello. House. Yes, si Sir Manuel yung may-ari ng bahay. Opo. Ah, siya yun. Asawa niya, si Ma'am Hilda. Naging Miss Silay siya nung mga carnival days. Miss Silay? So, yes, siya po yung carnival queen namin dito sa Silay. Oh, so, nice. Yan po yung picture nung nanalo siya. Ah, okay. Ang galing. Tingnan nga natin. Puntaan natin. Pwede bang umapak dito? Yes, ito yung picture niya nung nanalo siya. Okay. And this house was built? This house was built in 1934. This, pero, oh, 1934. Yes. Pero yung hagdanan, 1900s. Kasi galing ito sa mother house. May mother house dyan before, kaso nasira. So, transfer nila dito. Mm. And then yung kahoy na ginamit, hardwood. Yung tawag namin dito, balayong. Ba, ano pero po? Sa Tagalog, kamagong. Kamagong. Yes. Balayong? Yes, balayong. Ang tawag nyo dito? Yes, so. Ah, okay. And then yung design, Art Nouveau. Art Nouveau, yes. And then yung ginamit na pako, peg meron pens. Ba? Yes, peg pens or kahoy na pako. Oh, okay. Kasi syempre, hardwood, oo. Hindi siya matatabla ng nails natin ngayon. Mag-aano yung nails. Okay. So, ito naman. Ito yung parents ni Ma'am Hilda. Si Celeste Rugilia at saka si Bonifacia Ledesma. Ano pong pangalan ni sir? Celeste Rugilia. Celeste Rugilia. Rugilia. Okay. And then ito naman, si Honorato at saka si Margarita. Father naman niya. Ito parents naman niya ni Sir Manuel. Oh. So, nagkaroon ng siyam na anak si Sir Manuel at saka si Ma'am Hilda. Anim na babae, tatlong lalaki. Kilala niyo si PJ Abiliana? Oo. Yes. Yung mother niya, isa sa mga anak ni Sir Manuel at saka Ma'am Hilda. PJ Abiliana. Yes, ito yung mother niya. Si PJ yung batang maliit. Ah, okay. Oh, nanay ni PJ Abiliana. So, si Abiliana daw yung baby. Yes. Ilang taon na ba si PJ Abiliana ngayon? 40 plus na, no? No, 60 plus na siguro. Ah, mas pataas pa? Yes. Ah. Okay. So, ito naman, yung mga individual pictures ng mga anak na Sir Manuel at saka ni Ma'am Hilda. And then yung piano, 200 years old na to. Wow! Pero gumagana pa po? Gumagana siya pero out of tune. Ah, out of tune na. So, kailangan na siyang i-repair, yes. No? So, ay. Before, yung isang anak, pianist. So, before yung ginagawa, kinukuha yung dinding kasi folded yung dinding before. So, mag-recital siya. Doon naglalagay sa may dining area ng stage. Dito yung mga bisita. Oh, ang galing. Nice. Pero may buhay pa ba silang anak? Yes, dalawa. Meron, dalawa. Mga ilang taon na sila? Si Sir Boy, 73. Si Ma'am Baby, siguro mga 80 plus na. Ang bata pa pala. Yes. Oo, so dalawa na lang, no? Yes, dalawa na lang. So ngayon ang nagmamanage ngayon nito yung... Si Sir Boy. Sir Boy, yes. Okay. Yung one of the son, yes. No? Yung plan siya nila medyo maliit. Oo, nga nakita ko. Yes. Sa inyo, mas malaki. Yes, malaki. Yan. Bakit mas maliit, mas malaki? Depende kasi sa ano, sa sizes yun. May sizes. So yung sa kanila dito malaki. Parang mas mahal to. Siguro. Kasi gold eh, doon yes, so. Pure black eh. Yes, so. No? So, lagyan ng uling. And then, may kahoy lang yan dito. Oo, kasi siyempre. Kasi mainit, siyempre metal, mapapasok ka. So, may kahoy. Anong tawag dyan ulit? Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan yan. May tawag dyan. Nami-mention na natin yan eh. Hindi ko yung, ano, pero hindi ko Ayun, lalagay ko na lang sa, ano, screen natin yung name. Tapos, ito, mga bahay talaga nung araw, madam, ano, sa lahat ng mga napasok ko, hindi nawawala ang sungka. Yes. No? Kasi mahilig silang maglaro. Oo, yan yung palipas oras nila, oras no? Nila so, di ba may sungka rin yes, dito? May sungka. O kahit saan tayo magpunta, may sungka. And then yung upuan,
Spanish time pa yan. So, oo. Yan. Galing. Lalo na to. Yes, ito, mas oldest to. Yes. Kaya kumpara dito sa dalawa, no? Ito para mga 18th century to eh. Kasi na, nasira yan. May umupong tatlong babae. Ay, oo nga. So, pinabayad nyo ba? Ah, hindi naman. So, hindi nagpa-picture na namin, sila, no? Yes, hindi na namin pinapaupuan. Oh, okay. Alam mo, eh, nalagyan nyo na lang ng nylon yes, so, para wala nang umupo. Para walang umupo. Oo. Kasi before, pwede kang umupo. Para magpa-picture, no? Yes, so, itong structure ng bahay, ano to, 100% original? Yes. Talaga? Wow. Kasi before, halos lahat ng kalakalan dito sa Silay. Kasi kami yung may longest port. Longest sa, port yes, dito Asia. Sa... Kaso na nasira nung during World War II. Okay. So lahat ng mga kalakal, dito yung pagsak sa amin. So ito naman, anak ito ni Sir Manuel tsaka ni Ma'am Hita. Si Sir Ramon Hafilenya. Ramon Hafilenya. Yes. Journalist siya noon. Gwapito. Yes. Tito yan ni PJ. Oo. Tapos so, siya yung dating nag-tour guide dito. Ah, and talaga? Then siya yung nag-establish yung bahay to become a museum noong 1962. Kaso namatay siya last year. Oo. Oh, ano pong kinamatay niya? Prostate cancer. Oo. Oh, prostate cancer. Yes. So si Sir Boy na ngayon ang nag-picture yung bahay. O, dito naman tayo. So, ulitin ko lang ano, yung taas hindi pwede. Yes, hanggang hagdan lang tayo. Ayan, hagdan. Kasi iikot pa tayo sa loob. Oo, sige po. So, ito yung receiving area. Receiving area. Yes. Kung maniligaw ka noon, dito ka sa receiving area, yung mga parents doon naman sa sala. Ah, hindi sila? Ah, talaga? Nakikinig? Yes. Kung ano yung pag-uusapan nyo? My God. Ngayon, hindi na. Wala nang ganon. Wala na. Sa labas na lang, no? Ibang-iba na. Pero may mga magulang pa rin na ganon, ano? Na conservative. Oh, conservative pa rin sila. So, ito, yung picture, kinunan niya ng 1950, after World War II. So, ito yung anak ni Sir Manuel at saka ni Ma'am Hilda, nagdibuyan dito sa bahay. Oh. So, yan po yung engraving birthday party na nangyari dito sa Silay, after World War II. And then, ito naman, si PJ pumunta dito sa isang farm nila sa Negros Occidental. PJ Abeliana. Yes, mga kasama niya yung mga kapatid niya. So, apo ito, no? Yes. Yes, apo si PJ. So, finiture siya ni Sir Mon sa newspaper na pinagtatrabahuan niya dati. Sir PJ Abeliana. Alam hindi nyo matandaan. Matini idol. Yes. Diba? So, ito yung bahay kong gabi. Ito naman yung kay Sir Mon na postcard. So, free yan. Afrian, pwede akong kumuha. Sige, mamaya kuha tayo. So dito na tayo. Ito yung tinatawag na prayer room. So nung araw talaga no, very ano sila. Religious talaga sila nung araw. Wow. So 1972, may printmaking lessons si Sir. So yan po yung first na printmaking lessons outside Manila. So, yan po yung picture ng mga students ni Sir. Yan po yung printmaker na ginamit. So, makikita natin yan mamaya sa dining area. At then, ito si Sir Mon. Yung kasama niya, yung asawa ng pamangkin niya may-ari ng Mighty Cigarettes. Okay. Yung Sir Mon. And then, ito yung first endorsement ni PJ, yung Pepe Jeans. Ayo nga. Yan. And then si Dino Abeliana, kapatid niya ni PJ, naging recording artist din siya. Yung oh, Dino Abeliana, yes. I love you. Yung kasabayan niya si Lilith. Oh, si Lilith, yes, no? Yes. Yung kumakanta sa quote. And then sa Reader's Digest, si Sir Mon ang first Filipino na na-featured sa Reader's Digest. Dahil sa pagmamahal niya sa arts. Oh. So ito yung article. Galing. And then yung kapatid niya si Sir Boy, siya naman yung lalaking nagpa-ballet. So naging CCP dancer din siya before. So ito naman, nag-join si Sir Mon sa Kodak Photography. Tanalo siya ng first prize. Ah talaga, nice. Galing. So yung original picture makikita natin mamaya sa second floor. Ah, oh, sige. And then ito naman, 1962,
si Sir Mon ang first Filipino na na-featured sa newspaper na naka-swimming trunk. Oo nga, no? Si Sir, yes. Diba? Style for the CN pool. And then 1989, pumunta dito ang BBC TV. Finitured yung mga Ilonggo delicacies. So sa may dining areas na nag-video. And then ito, yung Silay Residence Petition to Divert Highway. Joey Marcos yan. May project si Marcos ng road widening every city. Every city? Yes, every city. Pero kami lang yung Silay na hindi nakasama doon. Kasi along the highway, nandun yung mga heritage houses namin. So, half ng heritage houses ang masisira. So, yung ginawa ni Sir Mon, gumawa siya ng petition letter. So, pinakinggan siya ng Lacanang. So, hanggang ngayon, maliit pa rin yung highway namin. Yung highway so, ninyo. So, naghanap lang sila ng oh, ano? Ang liit yes. ng highway ninyo. Yung dinaan, kasi, yung papunta rito, di ba? Yes. Kasi marami kami mga heritage houses. Kasi masasagasaan. Sa McDonald's. Oo. Mga heritage houses namin dyan. So, hindi pwedeng palakihin. Hindi naman pwedeng iurong. Yes. Iba na. So, naghanap sila ng other route. So, may ibang daanan yung mga malalaking sasakyan. So, na-preserve namin yung mga heritage houses. So, ito naman yung mga collection ni Sir Mon ng mga santo. So, yung iba wala ng kamay kasi made of ivory yung kamay. Made of? Ivory. Ivory. Yes. And then yung katawan, made of wood naman. Oh. And then separate yung paggawa sa katawan at saka sa kamay. Ah, oo, ina-attach lang kasi, ina-attach no? Ina-attach lang. So, yeah. Madali siyang masira. Okay. Oo nga, no? And then, ito lang yung museum na may nakatira. So, yung isang apo, dito nakatira. So, yan po yung kwarto niya. Ah, ito po. Yes. So, yung cabinet, higaan, upuan, mga antiques yan. Oh. So, yung CR, matagal na rin yan. Kaso, yung ibang yung mga gamit dyan, mga dinagdag na lang. Dinagdag na lang. Okay. And then, yung TV, dito yan gawa sa Negros Occidental. Ni Vico yung brand. Ayoko nga yung TV. Yes. Yung may-ari ng Benedicto. So, pwede siya sa, ano, pwede siya sa battery or pwede din siya sa kuryente. Oh, ang galing. So, kaso hindi na siya gumagana ngayon kasi hindi na siya nagagamit. Matagal na hindi nagagamit. So, dito tayo. Dito naman tayo. Yes. Ito naman yung library. Yes. Okay. So library. Before, ito yung master bedroom. Kaso nung wala na si Sir Manuel at si Ma'am Hilda, kinonvert ni Sir Mon into a library. Library, yes. So ito yung mga collection niya ng books. Yung iba, siya yung author. Ang dami. And then ito yung mga collection niya ng mga souvenir from different countries. From different country, ayan. Yes. For sure, alam mo na kung ano to. Sa ano yan eh? Russian doll. Oo, yung paliit, Russian doll, yes. So ito naman, galing ito ng Japan. Ito yung smallest doll from Japan. Oo nga. The world's smallest doll. Wow, halos hindi ko na makita. Ang galing. Sandali, i-ano natin. Ayan. Oo nga, yes. So may rice grains kasi yan yung comparison kung gaano kalaki yung dalawang doll. Oh, galing naman yan. Nice. And then yung Pilipino ayaw din magpatalo. Oh, syempre. Yes, so gumawa rin tayo ng sarili. Sarili nating ating version. So yung ating, sa loob ng itlog, may nagsasayaw ng tinikling sa beach. Ay, oo, yes, ayun kita. Yung tinatawag nating diorama. Ayun, oo nga, no? Yes. Galing. Oh. So ayaw rin magpatalo. Syempre, Pilipino pa. Yes. Maano tayo eh. Maparaan tayo, madiskarte, yes. No? Yes, oo. Yung kay Darna, puti yung bato sa amin, itim. Ito kay Darna? Ito tawag natin, tektite or meteorite. Tektite? Yes. Pero hindi yan dito sa Pilipinas nakuha? Hindi. Dito, sa kalawakan ito galing, siguro nahulog sa bundok, may taga-bundok na nagdadala dito sa kanya. Marami yan ito. Kaso tektite. Yung iba, binenta ni Sir. Okay. Yeah. So, saan ang ginagawa nila pag binenta yan? Hindi ko lang alam. Pito na lang yung natira. Pito na lang. So, iba-iba yung mga shapes. Oo. Kay Darna puti. Yes. Dito, itim. Oo nga, no? Malaki. So, alam mo yung Mickey Mouse money during World War II? So, meron? Yes, meron kami dito. Diba? Ang daming mga interesting ano dito sa... Ito yung
pera nung World War II. Tinawag siya Mickey Mouse money kasi dito lang yan magagamit sa aming province. Ah, talaga? Yes. Paglabas mo ng province namin, hindi mo na hindi mo magagamit. Na magagamit. May iba naman silang ano, pera. During panahon ng World War II. World War II, yes. Ito. Kasi may pirma ng gobernador namin. Oh. So kaya yung tinawag siyang Mickey Mouse money kasi wala siyang value sa ibang lugar. Lugan. Yes. Okay. So ginawa lang ito. Interesting, ano? Yes. Mga pera so, ginawa lang ito para magkaroon ng pambili yung mga taong noon para na. Yung economy iikot-ikot. Okay, sila-sila. Oo, oh, yes. Totoo nga naman. Yeah, makes sense. And then ito naman yung payoneta, yung ginagamit sa buhok. Sa buhok, oo. Oh, oh. Yes, yung dalawa made of ivory. Sa grandparents siya ni Ma'am Hilda Galing. Wow. Ang dami pang mga ano dun sa taas, no? Yes, yan yung mga collection. Collection ni Sir Mon. So, yan po yung mga collection ng mga buller at saka pins. So, kung may dala kang buller, pwede natin lagay dyan. And then, ito yung first pocket book. Pinadala ito ng US Embassy sa mga... First pocket book. Yes, during World War II. During World War II. Ito yung... Portrait of Jenny. Yes. Ito naman, Pal Joey. Mm-mm. Ito yung pinadala ng US Embassy sa mga sundalo nila. Para may mabasa sila. Oh, yeah. Siyempre si Sir meron. Yes. Di ba? So yung iba, collection ni Sir, yung iba nabili niya sa Manila. Oo. Pero hindi ito binibenta noon. Oo. So nung makita niya, pinili niya. Kasi binili na niya. Dito na nice. Tayo sa dining area. Kulit ng cute na ito. Yan yung mga lamparan nila nung araw. Di ba? So, yung flooring po ninyo, original ito, no? Yes. Yan pa rin? Yes po. Pero yan, sinimento na. Ah, sinimento? Okay, yes, okay. Inanay. Okay. So, uy, ano yan? Ano to? Printmaker. Oh, okay. Ito yung ginagamit ni Sir Mon nung may workshop siya ng printmaking. Wow. So, pwede mo siyang gamitan ng kahoy, plastic, or metal. And then, depende sa curves, kung ano yung design na gusto mo. Nilagyan siya ng ink. Oo. Pasok natin dito. Adjust yung height para makapasok yung kahoy. And then i-press. So, pag-press, ito na yung finished product. Ah, ang galing. Gawa ito ni Sir Mon, 1971. So, 1 over 18th, ibig sabihin... 1971, yes. So, 1 over 18th, ibig sabihin, 18th yung na-produce, ito yung first. Oo, oh, okay. Oo nga, no? So mas mahal siya. One compare, of the 18. Yes. So mas mahal siya compare sa second up to 18 kasi wala pa siya mga diferensya or smudges. Ang galing naman nito. Nice, ang galing. Ang galing na so, makakita tayo ng mga ganitong ano nila, no? Ganito. Mamaya makita natin sa taas. Ah, talaga? Yes, pero ang galing nitong gamit nila na ano, no? Mm-mm. Oh. Yung ano, printmaking noon. Yung printmaking nila noong araw. Nice. Ano na buhay na preserve pa ni Sir? Pinagamit niya kasi noon sa workshop niya. And then ito yung dining table. Adjustable siya. Pwede kunin sa gitna at paliitin. Ah, talaga? Yes, oo. Okay. And then yung bar, mga 1950s na. So, dinagdag na lang. Dinagdag na lang. And then ito yung ginawa ni Napoleon Abueva na chopper bird. Chopper bird. Ah, ang galing. Oo yes, nga, no? Ang pangalan niya? Si Napoleon Abueva. Isa sa mga national artist natin. Napoleon Abueva. Yes. So, 1970, pumunta sila dito. Kasi humingi si Sir Mon ng tulong sa kanila. May isang barangay dito na gumagawa ng mga clay pots. So, tinulungan ni Sir Mon. So, yung ginawa niya, humingi siya ng tulong sa mga artist na kaibigan niya. So, kung makikita nyo, yung mga sa taas may mga clay pots. Yan po yung gawa ng mga artist na kaibigan ni Sir. Kasama na kasama yung na. Abueva. Oh. Meron siya clay pots na ginawa. Pero nandun sa second floor. And then ito yung monograph. Wow. Oh, wow. So monograph. Yung side at saka side, speaker yan. Speaker. Oh, sino sa inyong mga pinanganak na during this time? Mga 19 ano to? Mga 50s, no? Yes, oh, no, mga 1950s, yes. After World War II. Oo. Oh. Yung so, may peasant bird, galing yan ng Germany. Saan po? Ah, itong mga to. Oh.
na natin. Galing yan sa Germany. So, galing siya ng Germany. Sir Manuel at saka kay Ma'am Hida nung kinasal sila. So, 1931 sila kinasal, mga 90 years na yan. Pero nagamit ba siya? Hindi siya nagagamit. During World War II, hindi siya nasira kasi yung ginawa nila, binaon sa lupa. Sa Okay. At then after, kinuha naman. Balik pa rin sa cabinet. Kasi may mga ugali tayong Pilipino pag bago yung nagamit. Oo nga, tinatabi natin. Yes, ayaw natin. Ginagamit lang kung may bisita, may okasyon. Tama yan, totoo ka dyan. Hanggang ngayon dinadala, kahit ako mismo eh, dinadala ko yan eh. Kahit yung mga bago nating gamit, parang ayaw na rin gamitin. Kahit sa shoes, bibili ka ng bagong shoes, ayaw ko muna siyang gamitin. Saka na. Lalo na pagpunta ka kung saan sa'yo parorome. Diba? Yes, ito naman, Chinaware, Qing Dynasty, halos lahat ng museum meron nito. So ito yung beer bottle before. Beer bottle. Yes, may nakabalot lang na papel. Ano yung brand. And then ito naman, ginagamit ito ng mga crying ladies sa China, yung mga hinahire sa funeral. So yung luha nila, dito nila lalagay. Para? Maraming luha, malaki ang bayad. So ito yung basihan, kung magkano yung ibabayad sa'yo. Anin nila yung luha? Nila sa patay. Ah, talaga? Yes. So, So kung mapupuno mo, malaki yung bayad sa'yo. Ng luha mo. Yes. So, totoo pala yung yung movie ni Sharon na Crying Lady. Crying Lady. So, ito naman, nakuha ito sa Pilipinas. Mostly lahat yan. Yes, halos lahat. Mostly sa Batangas, except sa isa. Ito, saan naman ito? Oil jugglet yan, galing ng Israel. 3,000 years old na yan. Wow. Bigay yan ng kaibigan ni Sir nung malaman niya yung nagko-collect si Sir. Nice. Rare na yan. Siguro yan na lang talagang natitira. 3,000 years. And then ito yung silver at saka bronze. Regalo din yan kay Sir Manuel at saka kay Ma'am Hilda nung kinasal sila. So 90 years na rin yan. Nice. Galing no, hindi nag-fade? Hindi. Kasi may mga bago na tayong, may mga bisita na si Madam na bago. Sama na lang natin sila. Oo. Mamaya na lang sila. Okay, so tapos na tayo dito sa baba. Pero hindi tayo magbi-video sa taas. Pwede akong sumama kasi ikukwento ni Madam sa akin yung history ng taas. Pero hindi kasi tayo pwedeng mag-video. Ayan, bawal. Kaya hanggang dito lang tayo sa baba. Okay, mga Jubero, so tapos na tayo. Galing na tayo sa taas kanina, pero hindi tayo pinag-video or pinag-picture kasi bawal dahil nandun lahat yung mga paintings. Ayan. Kaya hanggang baba lang yung ano, yung pinaview sa atin. Pero galing kami sa taas, in-explain lang sa amin yung mga paintings kung sino yung mga gumawa. Ayan, pero hindi tayo nag-video. Ayan. This house is built in 1934, and there is then the house, it's around 1900s. And this is made of balayon, ironwood. It's rather than nyala, our national tree, and it is termite free. And what you see now, that's how it looked before, when it was taken from the mother house. And I would like to introduce you to the very most important person here in the house. Okay, mga Jubero, so tapos na nga tayo dito sa Manuel Severino Jovileña Ancestral House. Ayan, so nalaman na natin yung history ng bahay. Ayan. Tapos dito, ito yung nadaanan natin kanina, na lumang bahay. Halos katabi lang ng ano, ng pinanggalingan natin. So ano daw ito, bahay ng mga Halandoni. Ayan, so mas matanda itong bahay na ito kumpara dito sa Jovileña.